Ayun! Okay. So, what's up guys? Oops, nagulat mo kayo. Ako lang to. ako lang to. Hindi to si DJ Lunyo ha. Okay, baka mapagkamalan niya. Okay. So, since may mga pagbabago kasi ang ating seller's hub, ang Filinvest seller's hub. Okay, so ang madalas ko kasi na-encounter na tanong ngayon kasi 'di ba ang additional natin, 'di ba ang dati ang ang proseso natin ay yung old, ito yung old ah. Yung old process natin is kapag nag-hold tayo ng unit, okay? So mag-ORS tayo. 'Di ba? Pag na-ORS natin, dadalhin natin siya sa saan? Sa office para magpa-SLE. Okay. 'Yun yung old na proseso natin. Ngayon, meron tayong bagong proseso ngayon kasi syempre hindi nasa lockdown pa tayo, nasa GCQ o ECQ pa tayo. So hindi natin madadala or medyo hassle na pumunta tayo ng office kasi nga hindi pa 100% na fully operational yung office natin. Okay. So merong ginawa ang Filinvest, may binago sila o in-improve nila dito sa seller shop natin. Ano yon? Okay. So, ganun pa rin. Ito yung new process. Okay. Mag-ORS pa rin tayo. Alright? Mag-ORS pa rin tayo. Pero hindi mo, para ma-hold o ma-SLE natin siya, kailangan nating i-upload yung, remittance. Kasi, di ba, pag SLE mo, ang i-upload mo na proof of payment is either cash, di ba? Number one, cash, or it's either cheque, or pwedeng transfer ng bank to bank. Di ba? Pwedeng transfer ng bank to bank. So, kung naka-online banking si client, gagamitin niya yung online banking niya, itatransfer niya dun sa banko ng Filinvest. Or, pwedeng gamitin natin yung online reservation which is gagamit siya ng MasterCard or credit card. Okay. Pero sa video na to, ipapaliwanag ko kung paano mag-upload ng remittance kung ang mode of payment niya ay over the counter at yung payment ng kliyente ay binayaran natin sa bangko or nag bank-to-bank transfer siya. Okay. Let's go. Okay. So itong gagawin natin ay itong pag-upload ng remittance ay hindi siya gumagana dun sa app natin, no, sa cellphone, okay, sa laptop, iPad. Sa app hindi siya gumagana. Kailangan naka-desktop mode. Okay. Ulitin ko ha. Kailangan naka-desktop mode siya. Pwede mong gamitin 'yung cellphone mo o iPad mo o laptop mo pero kailangan naka-desktop mode, 'yun ang importante. Okay. So number one na gagawin natin ay syempre 'yan, papasok tayo sa filinvest.com.ph. All right. Then pag nandito na tayo sa interface ng filinvest.com.ph, puntahan natin yung online reservation. Okay. Pagpunta natin ng online reservation, so may limang option 'yan. So unit holding, unit currently on hold, remittance upload, resend payment link, or online reservation report. So, since mag-upload tayo, ito tayo, remittance re-upload. Yung pangatlong option ang pipindutin natin. Okay. So, pag nandito tayo sa remittance re-upload, makikita natin dito lahat ng mga unit na naka-ORS. Okay. So, lahat na naka-hold ng na unit nandito. Okay. So, nga pala no, paalala lang o warning lang sa access ng manager o kaya sa ng broker o ng MFR lang nandito yung option na to kasi sa option ng seller o dun sa access ng seller wala, hindi siya pwede. So ina-advise ko na kapag mag-hold kayo ng unit niyo, ang gagamitin niyo ay it's either yung gamit ng manager or yung access ng manager o kaya ng broker. Alright? Okay, so game. So, for example, ang in-upload natin kanina, actually nakapag-upload na tayo kanina, pero i-demo ko lang ulit kung paano siya mag-upload. Okay, ito yung in-upload ko kanina. Okay. So, itong si Miss Leia. Okay, so makikita niyo meron ng naka-upload na remittance.
dito kay dito sa client na to. Pero ganito yung ginawa natin kanina, okay? So una, okay? I-click natin tong mode of payment, okay? So may dalawang option 'yan, itong remittance to FLI savings account tsaka bills payment. Okay. Ano ba yung difference nung dalawang 'to? Okay. Pag remittance to FLI savings account, ibig sabihin nito ay bank to bank. Ano 'yon? So ginamit ng kliyente nyo yung online banking access niya at transfer niya sa bangko ng Filinvest. Okay, for example, eto, remittance. Okay, subukan natin yung isa ha, remittance. So, remittance company, ano ba yung ginamit niya? So, dito, halimbawa kanina, BPI Online Banking. Okay? Ngayon, destination, anong bangko ng sa anong bangko transfer ni client? So, okay, importante to ha, yung pera. Okay. So, it's either sa Asia, United Bank, Banco de Oro, BPI, Metro Bank, Philippine National Bank, Rizal Commercial Bank Corporation. So, kanina, BPI yan. BPI. Alright. Okay, amount. So, 20,000. Kung 20,000, 10,000 contented debt. Date paid. Okay, so, halimbawa, May 23. Tapos, select files. Okay. Select files, kailangan nakasave na sa computer nyo para ma-upload nyo siya. Okay, so, for example, ito. Yan. Choose. Then, add remittance. Okay. Pag nag-add ako ng remittance, kasi, madodoble na siya. O, makikita nyo? Yan. So, naka-upload na ta kanina, nag-upload uli ako. Yan. So, nadoble yung akin. So, pwede mo namang i-delete. Okay, kasi hindi natin kailangan doblehin kasi kailangan lang natin isa lang. Okay, yan. So, yun yung kung paano mag-upload ng remittance kung ang mode of payment mo ay remittance to FLI savings account. Okay, yan. Sige. Subukan naman natin ngayon yung isang way. Yung bills payment. Sorry. Excuse me po. Okay. Pag bills payment naman, 'di ba? Ito yung pag ang client mo ay nagbigay sa iyo ng cash, nag-transfer sa iyo siya ng cash o nagbigay siya ng cheque as reservation. Okay, ulitin ko ha. Pag gagamitin natin 'tong bills payment na 'to, kung yung kliyente mo ay nagbigay ng cash as reservation o kaya cheque payable to Filinvest Land Inc. Okay. So bills payment, okay? So, saan tayo nag-bills payment? So, ito ili yung mga bangko na tumatanggap naman ngayon ng bills payment. So, saan ka nagbayad? Sa Asia United Bank ba? Sa BDO, Banco de Oro ba? Sa BPI ba? Sa East West Banking Corporation ba? Sa Metro Bank ba? PNB ba? O sa Rizal Commercial Bank? Okay. For example, sa East West ka nagbayad. Okay. O magkano yung binayaran mo? 20,000. At anong date mo binayaran? Kanina lang. Oh, May 25. Select files. Okay. Itong select files, ibig sabihin, ito yung pipicturan mo yung yung proof of payment. So, halimbawa, di ba, nagbayad ka sa Swiss Bank, meron yung machine validated. Di ba? Magkakaroon siya ng machine validated. Yun yung pipicturan mo. Yung proof of payment. So, for example, ito yon, kay Rod kanina. Okay, choose. Okay. Then, add remittance. Okay, yan. Okay. So, yon. So, ito na siya ngayon. Okay, pero tatanggalin natin to kasi for demo purposes lang naman. Alright. So, yon. Yun yung way kung paano mag re-upload ng bills payment. So, again, uulitin ko lang, para saan ba, bakit ko nga ba kailangan mag re-upload ng bills payment? Okay. Number one, para mag-good as SLE na siya, matanggap siya ng treasury. Okay? So, kapag natanggap ng treasury, mag-trigger kasi yon. Syempre, doon sa system kasi natin, hindi naman alam nung
nung treasury natin kung saan galing yung mga pumapasok na pera. Okay? So, ang purpose natin dito is para matanggap ng treasury at magawa nila yon ng official receipt. Okay? So, once na i-upload natin to, more or less mga 2 to 3 days available na yung official receipt sa treasury. Okay, maraming salamat po sa panonood ng ating video. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa ating channel, i-click mo naman yung link sa baba, yung subscribe button sa baba. Pati na rin yung notification bell para sa mga susunod na uploads. Alright, ito si Ray Arsonico, signing off.